Hello mga Soyo Friends, ako nga para si Robin ng Robin Universe. Kung bago ka lang dito sa my channel ko, napadaan ka lang at nagustuhan mo itong video na to, like mo naman siya. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe ka na sa baba. Tapos hit mo na rin yung bell para kapag kami upload sa kumakagaya nito, ano, ibang video pa dito sa my channel ko, mananotify ka agad. Bisan darating sa may isang YouTuber, ang walang maikontent. Dahil alang may cover, wala rin may unboxing, wala rin magawang sketch, pero okay lang yon. May tinatawag na vlog. So ayan, papakita ko lang muna sa inyo kung ano itsura ng vlogging setup ko at yung mga equipments na ginagamit ko. So ayun, para kung gusto nyo rin magsimulang mag-YouTubing o gusto nyo rin maging YouTuber na agaya ko, meron na lang kayong basihan kung ano yung mga pwede nyo gamitin, lalo kung magsisimula ka pa lang na YouTuber. So ayan, siyempre sisimula natin sa may camera na ginagamit ko. Yung camera na ginagamit ko is Oppo A57. Luma na siya, pero para sa akin napapakinabangan pa naman eh, malinaw pa naman yung camera. Wala pa kasing pambili ng mahal. Pero susunod ba kita na yung gastosan ko kaysa yung sarili ko? Okay lang sa akin yung hindi masyadong mahal eh. Importante yung nakapakinabangan. At syempre gumagamit din ako ng tripod. Ayan, ito yung nandun sa may unboxing namin ng kapatid ko. Ayan, nilink ko dyan sa may taas kung gusto nyo makita yung tripod na ginagamit ko. Ayan siya. At tripod siya na nagiging monopod. So ayan, siyempre kasunod na dyan is yung ginagamit kong mics. Siyempre papakita ko muna sa inyo itong mic na to. Ito yung mic number 1. And yung mic na ginagamit namin ng kapatid ko, lalo kapag kadalawa kami para mas maintindihan nyo yung mga sinasabi namin, lalo at malayo kami sa camera. So yan, gumagamit ako ng lapel mic. 55 pesos lang yata siya sa Shopee. So ayun, ang bibilin nyo dapat, lalo kung sa cellphone nyo siya gagamitin, yung tatlo yung itim na guhit yan. Nakikita nyo naman siguro sa may mga cover songs namin na ito yung ginagamit naming mic, tapos earphone, headphones. At itong mic na ginagamit namin na to is BM800 na binili ko rin sa Shopee cheaply. Ayan, tapos ito yung stand nya at itong earphones. Hindi rin siya yung ganun kamahalan na earphones, tipo 235 lang yata ito sa Shopee. Ayan, madali nyo makikita to doon. Konting tiyaga lang sa paghahanap ng mas mura. At dapat mas reliable yung nagbebenta. Ayan. Siyempre, dapat mas reliable yung nagbebenta para reliable din yung product kung ang itsura, di ba? Siyempre, hindi mawala dyan yung ginagamit kong pang-edit. Ang ginagamit kong pang-edit is yung laptop ko from 2015, yung Acer Aspire E15 ko. Ayan. Ang ginagamit kong pang-edit na application is yung Sony Vegas Pro. Ayan, magamit ako ng Vegas Pro 13 dahil ayan yung lumay ko. Gaya nga yan, halos drag and drop lang din lahat at halos madali lang din naman i-cut yung mga video. Ito yung video namin nung nakaraan, yung hanggang kailan na cover. So ayan, ang ginagamit kong pang-edit ng thumbnail is itong Photoshop, portable lang siya para mababa lang at di masyadong mag-consume ng space sa aking hard disk. Gumagamit din ako ng Mixcraft lalo kapag ka nag-edit kami ng kantas, lalo sa mga cover songs. So ayun, ayun yung ginagamit kong mga setup. Syempre ito pa pala, bago ko makalimutan, ito. Gumagamit din kami ng tumatangkad na tripod. Buti pa to, tumatangkad ako, hindi na. Ayan, gumagamit din kami ng ganyan, lalo kapag ka gumagawa kami ng sketch, kasi may mga parts sa sketches na hindi abot ng maliit na tripod ko. So ayan, so ang ginagamit muna naming kwarto ng pagbablog is yung kwarto ko. Ayan, medyo ang kalat, ang gulo, parang yung buhay ko lang din. Ayan, may mga damit pa dyan, may helmet pa doon. Ayun. Ayan. Siyempre gumagamit din ako ng mouse, lalo kapag nag-e-edit, tapos cooling pad.
para kapag ka, ano hindi nagiiinit yung laptop ko. At gumagamit din ako nito, isang audio interface, USB audio interface para sa may connector ng mic at sa earphone. So, ayan lang muna. Hindi naman kailangan ng kagandahang camera para makapag-vlog eh. Ang importante lang yung may camera kang nagagamit. Hindi mo rin kailangan yung mga expensive na mga microphones, expensive na pang-edit. Kung gusto mo lang talagang mag-vlog, kahit na wala kang mamahaling equipments, dahil hindi naman yung equipments ang nagdadala ng content eh. Ang nagdadala ng content is yung idea mo din, tapos kung paano mo gagawin yung idea na yun na makatotohanan para sa video mo. So, ayun. Nung sa susunod ulit, kung nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong sa inyo to sa pag-start nyo ng pagbablog, hit nyo naman yung like, tapos mag-subscribe na rin kayo sa akin at i-comment nyo kung ano yung tingin yung kulang sa mga nasabi ko. Comment na lang din kayo kung may tanong kayo. Sasagutin ko na lang siya sa mga comments. So, ayun. Paalam!